Hello, have a blessed day once again, mga kapatid. Okay, lalo na dyan sa Pangpang Sibalom o Community Center Church. Okay, sa umagang ito ay napakaganda dahil once again nandito ulit tayo sa first week of August. Okay, at ang ating emphasis this month is about stewardship. At kagalakan ko po ngayon na mag-share sa inyo ng Word of God or topic na ito dahil naniniwala po ako na napakaraming pagpapala po ang ipiniprepare ng Panginoon para sa atin, at naniniwala po ako na ang Panginoon po ay tiwalang-tiwala sa atin kung bakit ipinagkatiwalaan niya po tayo ng napakaraming bagay sa ating mga buhay. At as we prepare our hearts, okay, our mind to the Lord this morning, maging handa po tayo at maging excited sa gagawin ng Panginoon sa ating buhay dahil the best is yet to come. Okay? So stewardship ang ating topic ngayon, at may mga lesson tayong pinadala dyan or topic. Studyhan nyo na lang. Ang ating topic ngayon is about leadership is stewardship. I believe that every one of us na nandito sa mundo, or every one of us created us na maging leader. Okay? Pwedeng maging leader ng 5, maging leader ng 10, maging leader ng 20, 50 or 100 or pataas 1,000. Depende sa capacity mo na ibinigay ng Panginoon at pwede mong gawin para sa Panginoon. At nag-grow tayo noon, nag-improve tayo sa ating mga gifts at sa ating mga leadership quality. Kaya nga po, sa mga maliliit na bagay pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon, at magpagkatiwalaan tayo sa mga maliliit na bagay, pagkakatiwalaan din po niya tayo sa mga malalaking bagay po. Kaya itong leadership is stewardship is napakaganda po siya na maitatak natin sa ating isipan na hindi lang tayo basta-basta na nilikha ng Panginoon, kundi nilikha niya tayo to have dominion. At because nilikha niya tayo to have dominion, yun nga, binigyan niya tayo ng ka-aturidad na maging steward sa mga bagay na ipinagkatiwala niya po sa ating lahat. Okay? So, sabi niya dito, leadership is stewardship. Maintindihan po natin, or maintindihan po natin yung tinatawag na God's principles for financial stewardship. Sabi, ang ating pong verse ngayon na main verse po is ayon po sa Luke chapter 16 verse 11. Sabi po niya dito, if you have not been faithful in the use of worldly wealth, who will entrust the true riches to you? Ayon. Kung hindi daw tayo maging tapat sa paggamit ng mga makamundong kayamanan or material things, sino ang magtitiwala sa atin ng totoong kayamanan? May the Lord bless His word sa umagang ito at pagpapalain niyang bawat isa sa atin, at ang kanyang salita po ay kumilos sa ating isipan, sa ating mga buhay, as we open our minds and heart this morning or this afternoon. Praise the Lord. Glory to God. Amen. So, leaders are stewards, not owners of God's resources. Dito na naman makikita yan na ang mga nilikha ng Panginoon dito ay katiwala po tayo ng Panginoon, at hindi tayo ang may-ari ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, pag tayo kay katiwala, mayroon tayong boss, mayroon tayong master na pinapasaya or mabigyan natin ng kaluguran. At napakaganda po yung ganong mindset para po lahat ng mga bagay na inahawakan natin, inaangkin natin, o mga bagay na nandito sa atin, ilalagay po natin sa ating isipan na ito ay pinagkatiwala lang at hindi ito sariling atin. Pwedeng mawala bukas, pwedeng mawala mamaya, sa susunod na buwan, okay? Or kung tayo man ay pupunta na doon sa langit, okay? Matitira yung ating mga kayamanan. Ganun lang po yun pag tayo ay katiwala. We must both model and teach God's people about the stewardship of their time. Kaya dapat turuan natin yung mga tao, yung mga Christian, yung mga anak ng Diyos, na sila ay stewards sa lahat ng oras, okay? Ng kanilang oras, ng kanilang talento, at ng kanilang pera. The purpose of this study is to teach God's financial principles in order to know Christ more intimately, be free to serve Him, and to fund the Great Commission. So, ang purpose ng study na ito is makilala pa natin si Kristo ng malalim pa sa ating buhay, at maging
malaya tayong makapaglingkod sa Kanya at pundohan natin po yung Great Commission in these last days po na kung saan ay pag tayo talaga ay malalim na Kristiyano or mature Christian na, ay hindi tayo nag-aatubiling magbigay ng budget or magpan sa gawain ng Panginoon. Dahil that's the purpose why we became born again, why we know Jesus Christ, kung bakit nakilala natin si Kristo, bakit natin siya sinunod. Dahil ang purpose po niyan ay para punduhan yung gawain niya sa huling mga araw na ito. Okay? Hindi lang yung magpapagawa tayo ng ating bahay o magpapayaman tayo o sa mga bagay na material dito sa atin, kundi mas ipaprioritize po natin first yung gawain ng Panginoon, yung winning souls, at dalhin po sa Kanyang kaharian, because we believe that when we do that things, we will receive reward from the Lord. Okay, so napakaganda po yan, because God cares for us, He gave us guidelines for handling money. Ayun, dahil gusto niyang ipakita kung gaano siya kung gaano niya tayo kamahal. The Bible contains more than 2,350 verses dealing with money and positions. Okay? So Jesus taught more about money than almost any other subject. So makikita sa Bible yan, how He handle finances. He spoke it in 16 of His 38 parables. Diyan po sa New Testament. We all understand that money is a practical issue in life, but it is also a spiritual issue as we lead our families and ministries. So makikita natin sa tungkol sa pera, maraming tao ang tumatalikod, yumayaman na sa kanilang bagay. Nung una na nanalangin sila na, Lord, bless me, at nung binigyan na ng Panginoon ng napakaraming blessing, napakaraming kayamanan, kulang na ang oras sa Panginoon, at minsan nakakalimutan ng Panginoon, at ang nakakalungkot doon, sila ay tumatalikod sa Panginoon. So dito dapat malalaman natin na napaka-importanteng bagay i-handle natin yung tinatawag ng pagiging steward po on how to handle our finances. Where we put our money reveals much about our spiritual life. Okay, because Jesus said, where your treasure is, there your heart will be also. Dahil sabi ng Panginoon, kung ano yung tinitreasure natin sa ating puso, nandoon rin yung kanyang puso. Or kung ano ang tinitreasure natin mga kayamanan sa ating puso, nandoon rin yung kanyang puso. Either you treasure material things, nandoon yung material things. Nandoon yung puso natin sa material things. Kung itinitreasure natin yung kaharian ng Panginoon, nandoon rin yung ating puso sa mga bagay na kung saan itinitreasure natin. Kaya napakagandang warning po yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6 verse 21. The way we handle our money has an impact on how intimate our relationship is with Christ. Yun. Kasi nga, sinabi niya sa banal na kasulatan na you can choose God and money. So dapat maintindihan po ng Christian ang mga bagay na ito, na pag si Jesus Christ po yung master natin, dapat po yung material things ay yung servant natin. Nasa paahan ng lang po natin yung mga material things or yung money. Mas mahirap po pag yung master natin pera, kasi po pag sinabi ng pera na huwag kang sumimba ngayon kasi busy ka, mag-business ka muna, uunahin natin yung business kaysa pagsimba. Okay? So dapat maintindihan po natin yung mga ganung bagay. At dapat po si Jesus Christ po yung master ng ating puso, at yung money po ay servant natin. Kaya nga sabi nila ng isang kasabihan nga na money is a cruel master but a good servant. Ayun. So, di ba? So, dapat gawin lang natin servant yung money, na Jesus Christ pa rin masusunod. Pag sinabi ng Panginoon na mag-donate ka ng 50,000, 100,000, you will do it, because yung money, servant mo lang as si Jesus Christ yung master mo. So, mga kapatid, napakalalim po itong pag-aaral. Sana po ay bukas yung ating isipan at ang ating puso, para po maintindihan natin at masunod natin yung salita ng Panginoon. Okay? Money is a primary competitor with Christ for the lordship of our lives. Ayon. Sa Matthew chapter 6 verse 24, God desires to exercise lordship over all, and that includes our finances. So sa study po nito about stewardship sa umagang ito, ay papag-aralan po natin ang limang bagay po. Kung hindi man natin ito matapos na topic na to, pwede ting next ulit ang kasunod, i-continue natin. At yung limang bagay po na nakapokus po sa session na ito about
leadership stewardship, ownership versus stewardship. Okay? Pangalawa po, earning and budgeting. Na pangatlo, saving and giving. And pang-apat, spending and debt. And panglima po, integrity and teaching your people. So, dito po tayo muna sa leadership, ownership, and stewardship, yung pinakaunang session. At napakaganda po ito. Okay? Amen po. Praise the Lord. So, it is important for leaders to recognize the difference between ownership and stewardship. Ayun. Napaka-importante pong maintindihan natin or ng mga leaders, tayong mga Christian, na kung ano yung ownership at yung tinatawag na stewardship. Dito natin makikita that God is the owner, we are stewards. Sa ang Panginoon po ang may-ari ng lahat ng bagay. At tayo po ay katiwala lamang. Kahit magbigay po tayo ng ating offering or ang ating tithes, hindi yan bigay eh. Binabalik lang natin sa Panginoon yung para sa Kanya. Ang ganda ng testimony ng may-ari ng Colgate Palmolive, napaka time na yun at napaka bag down na siya sa kanyang business. And then lumuhod siya sa Panginoon at sinurrender niya sa Panginoon at ang business na ito, isusurrender ko sa iyo, Lord. And then, ang ginawa na naging faithful siya sa pagbigay ng 10%, okay, ng kanyang income. At ngayon po nga ay hindi na 10% ang kanyang binibigay. Baliktad na po, 90% na po ang kanyang binibigay sa Panginoon at 10% lang po ang kanyang ginagastos. At sabi niya doon sa kanyang testimony, yung 10% po na income ng kanyang business na ginagastos niya, dahil binibigay niya yung 90% sa Panginoon, hindi niya kayang maubos yung 10% na ginagastos niya. Ganun po siya binless ng Panginoon. Yan po ay may-ari ng Colgate Palmolive. At ngayon po makikita natin yung company na yan kaysa buong mundo. Talagang namamayagpag yan. The number one company tungkol sa mga cosmetic na product, di ba? Sa mga toothpaste, sa mga sabon. Dahil po, binless na siya ng Panginoon. So, di ba napakaganda po yung mindset na yun na pag ginawa natin yung pinaka-the best natin kay Lord at pinaka-wholeheartedly na obedience natin, na grabe yung pagpapala ng Panginoon na ibibigay niya para po sa ating lahat. So, God is the owner. We are a stewards. God maintains certain responsibilities and He has given other responsibilities to us. Let's examine the difference. Okay, pag-aaralan po natin. Makikita natin dito yung God's part and our part. Ano yung part ng Panginoon at ano yung part ng nilikha niya dito sa mundo. Okay? God is the owner of everything. Wow! Makikita natin dito na that God is the owner of everything. He owns everything. Silver and gold is mine, sabi ng Panginoon. Lahat ng mga bagay nito sa mundo ay siya po ay ang nagmamay-ari. Wow! And then, pangalawa po, that sa God's part po, God is in control. Napakaganda na makikita po natin na ang Panginoon ang may control ng lahat ng bagay. Kung gusto ka ng Panginoon na i-bless kanya ngayon, i-bless kanya. Kasi nga sabi niya dito sa pangalawa po, God is in control. Siya ang may control ng lahat ng bagay. Hindi po tayo ang may control ng lahat ng bagay. Naalala ko isang OFW na kung saan napakatagal na siya sa abroad at mayroon siyang naipundar na bahay sa ilang taon. And then, sa lugar na yon may nagdaan na isang bisis lang na lindol at ang kanyang bahay ay nabiyak. Sabi niya, napost siya doon sa Facebook, sa social media. Sabi niya, mangiyak-ngiyak siya. Sabi niya, ilang taon kong naipatayo, pinaghirapan ko sa isang oras lang, isang iglap lang na nilindol, nabiyak at hindi ko na mapakinabangan. Dahil po, hindi po tayo ang may control ng lahat ng bagay. Lahat po ng pinaghihirapan natin, anytime pwede pong mawala yan. Yun po ang ilagay natin sa ating isipan. Pero tingnan po natin kung ang mga bagay po na material, ibinibigay natin para sa Panginoon, ini-invest natin para sa Panginoon, hindi po yan mamawala. Kaya po, ini-encourage ngayon sa banal na kasulatan, yung kanyang mga anak po na put more treasures in heaven. Okay? Mag-ipon tayo ng mga treasures sa makalangit sa pamamagitan ng mga material na bagay. Ibig sabihin, gagamitin natin yung mga material things, yung ating pera, yung ating resources sa pagtanim dito para magkaroon tayo ng eternal riches in heaven. Amen po mga kapatid. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Hallelujah. So, di ba napakaganda po? So, God is in control. Sabi niya dito sa Psalms chapter 135 verse 6, sabi niya, the Lord does what
pleases Him in the heavens and on earth, the seas and all their deeps. So ang Panginoon, gumagawa siya ng mga bagay na kinalulugdan niya. Kung kinalugdan, Panginoon, ng Diyos ang buhay mo ngayon, pwedeng sa araw ngayon, o pwedeng sa oras ngayon, may mangyaring miracle sa buhay mo sa oras na ito, kapatid. Pag ang Panginoon ay malugod sa iyo, pag ang Panginoon ay magbibigyan mo ng kaluguran o kaluwalhatian, ang Panginoon po ay pwedeng gumawa ng miracles sa buhay mo sa umagang ito, mga kapatid. So, di ba napakaganda po sa oras na ito na ma-please natin si Lord dahil siya ang may control ng lahat ng bagay. Pwedeng sa isang iglap ngayon, pwede kang payamanin ng Panginoon. Because there's no impossible with God. Amen. Kasi yung utak natin at yung utak ng Panginoon, magkaiba yan. Sabi ng Panginoon, for my thoughts is higher than your thoughts. My ways is higher than your ways. Amen? Alam mo ba na ikaw ay pinaka-blessed? Alam mo ba ay ikaw ay blessed? Alam mo ba ay, na ikaw ay anak? You are sons and daughters of the living God. King of kings, the son of king of kings and lord of lord. Kaya kung ano yung kayamanan ng nasa langit, nasa sayo na yan. Ang problema minsan, hindi natin maikiklaim yung kayamanan na yan dahil hindi pa ready yung puso natin at ang ating isipan. Hindi pa tayo handa. Baka pag ibigay ng Panginoon, makalimutan mo si Lord. Baka pag i-release na yung mga blessing na yan, hindi ka na maglingkod sa Kanya. O, di ba? So, kailangan maging ready po tayo sa mga bagay na ating pinananalangin o ipinagpipray natin. Yun po ang pinakamahalagang bagay. Okay? So, yun po. God is in control. Pangalawa po, God will provide for our needs. Sabi na dito, God will provide for our needs. Sabi na Apostle Paul sa kanyang sinulat sa mga taga-Philippians, for my God will supply all my needs. Ayon. So, di ba? Sabi niya, sabihin mo natin, all my needs. Kung ano yung needs mo ngayon, isusupply ng Panginoon niyan. So, minsan nagtatanong siguro tayo sa sarili natin, bakit iniisip ko parang kailangan ko ang bagay na ito? Parang gusto ko nang magkaroon ng bagay na ito. Baka kapatid, hindi mo yan talaga kailangan. Baka gusto mo lang. O, di ba? Nananalangin ka ng cellphone, eh tatlo naman yung cellphone mo, dalawa lang yung tainga mo, isaan mo gagamitin yung isa. O, di ba? Minsan may mga bagay na akala natin kailangan natin, pero pala hindi iyon, once lang natin. So maging open po tayo at maging aware tayo sa mga bagay na yun. Okay? God will provide our needs. So yun yung part ng Panginoon. And din ito yung ang part natin. Our part. We are stewards of God's position. Ayun. Tayo po ay katiwala ng mga position ng Panginoon na ibinigay po niya dito sa mundo. A steward is a manager of someone else's positions. Ayun. Yung steward, ang ibig sabihin niya dito is a manager of someone else's positions. Ayon. Na napakalulungkot minsan nga na kung tayo, for example, sa tayo ay nagtatrabaho, for example, sa katulad sa akin ng isang araw, ay talagang ang napakasama yung pakiramdam ko at parang ayaw ko magtrabaho. So, hindi ako nag-duty. Parang absent ang tawag doon. So, tumawag yung boss ko na, Ranel, where are you now? Why you are absent or why you didn't work today? So sabi ko, I'm not feeling well. So sabi ko sa kanya, I'm not feeling well, so maybe next time na lang. So sabi niya, kailangan mo magtrabaho dahil para maging gumaling ka, kasi pag dyan ka sa bahay, lalong sasama yung pakiramdam mo. So pinakasimple lang doon na bagay is yung pag may amo ka, hindi ikaw ang may hawak. Ikaw, kumbaga, hindi ikaw ang nag-decide ng buhay mo. There is somebody na mag-decide para sa iyo. So walang magawa, di ba? So nag-work dahil may amo tayo. So ganun din tayo sa Panginoon. Pero ang Panginoon po, hindi siya cruel master. Napakabait niya po. Naintindihan niya po tayo. Pero wag natin abusuhin yung kabaitan po ng Panginoon. Di ba? Dahil sabi niya dito, manager lang po tayo. Ang tanong ko sa iyo sa umagang ito, kapatid, kailan ka naging tapat sa paglilingkod sa Panginoon bilang steward ni Lord? Ang tanong ko sa iyo, kapatid, sa umagang ito, o sa oras na ito, sa hapong ito, kailan ka naging tapat sa pagbibigay ng iyong tithes? Kailan ka naging tapat sa pagbibigay ng iyong oras sa Panginoon? Kailan ka naging tapat sa iyong prayer kay Lord? Kailan ka naging tapat sa iyong pagbabasa ng Word of God? Amen. Dahil steward po tayo.
Amen. Minsan hindi lang natin napapansin na magsasabi ang Panginoon sa atin. Minsan, nababasa natin ng Word of God, kinokorrect tayo ng Panginoon. Pero minsan may mga taong sa paligid natin, kinokorrect na tayo, galit na galit tayo. Pero hindi natin alam, yung mga taong nagkukorrect sa atin na yon, si Lord na ginagamit na pala ni Lord nun sila para i-correct tayo. Pero galit na galit tayo. Bakit? Ano bang gusto nating mangyari? Bababa si Lord sa atin at ituturo na tayo, ikaw Ranil, ganito ka? No. Always remember that God uses people. Even sa Old Testament po, sa pagbibigay niya ng provision sa mga propeta, kay Elijah, gumagamit siya ng mga tao, balo ang kanya ginamit. O, di ba? Even sa panahon ngayon, God uses people. God uses circumstances. God uses His word to correct us. Pero minsan nagagalit tayo. Amin po ba mga kapatid? So dapat po natin maintindihan na as God is the owner of everything and we are a steward, kinokorrect po niya tayo minsan. Inayos niya po tayo minsan. So dapat po natin maintindihan yon, yung mga bagay na yon, na as a steward is a manager of someone else's positions. Okay? Pangalawa po, we are to be faithful. Yun ang sinasabi niya. Kinahang maging tapat po tayo na steward ng Panginoon. Sabi niya dito sa may 1 Corinthians chapter 4 verse 2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Wow. Ano sabi niya ni Apostle Paul sa mga taga 1 Corinthians o sa mga taga Corinthians? Now it is required. Nire-required po ng Panginoon na lahat po ng mga pinagkatiwalaan niya po ng mga bagay nito ay kailangang mapatunayan, ma-prove na sila'y tapat. Dito po sa mundo, pag makita ng Panginoon hindi tayo tapat, nawawala po yung mga bagay na yun, kinukuha po niya. Diba sabi niya doon nga, pag we are not faithful in small things, kukunin niya, bibigay niya doon sa na pinagkatiwalaan. Pangalawa po, pag na-prove niya tayo na hindi tapat, wala tayong reward sa langit. Amen po ba mga kapatid? And then, number 3, when we are faithful, we will benefit in the 3 ways. Ayon, kung tayo po ay tapat sa Panginoon, mayroon tayong benefits na 3 bagay. Number 1, letter A, we will grow closer to Jesus Christ. We will develop godly character. We will begin to have financial stability. Wow, ang ganda po ng kanyang sinabi pag tayo po ay tapat. May mga benefits po tayo na mga makukuha. Ang ganda no, dahil ang unang benefits niya, we will grow closer to Jesus Christ. Tama naman, kung tapat ka sa paglilingkod mo, lalago ka sa Panginoon. Tapat ka sa iyong pastor, tapat ka sa iyong leader, tapat ka sa iyong kapatid na Christian, tapat ka sa iyong mga magulang, lalong lalalim ka sa Panginoon. Ay, paano ka maglalalim kung di ka nagsasabi ng totoo? Di po ba, mga kapatid? Amin po ba? So, dapat po natin maintindihan yung mga ganyang bagay. And then, we will develop godly character. Madidevelop po paunti-unti yung godly character. Hallelujah! Nagiging masarap yung buhay mo po para sa iba dahil nakikita mo po, nila po si Kristo sa buhay mo. Amen po ba? At din yung pangatlo na benefits ng pagiging faithful natin na steward na ibinigay ng Panginoon, we will begin to have financial stability. Amen? Now, bakit ngayon wala pa akong financial stability? Pag sinabi pa kasi natin financial stability, hindi lang kasi yun sinasabi kung gaano ka yaman yung pera mo or gaano ka kayaman kung mayroon kang 10 million or 20 million. Ang pinag-usapan kasi noon, kung enough sa needs mo. Ibig sabihin, pag mayroon kang ganitong amount, or ganito material things, kung enough siya at nai-enjoy mo, tawag doon financial stability. Dahil mayroong marami, mga tao na marami ng pera pero hindi pa rin sila kontento, kulang pa rin. Wala silang kasiyahan, wala silang kagalakan, stress na stress sila. So paano mo masasabi that they have financial stability na kulang pa? Nagkakasakit pa sila, marami ng pera pero nagkakasakit. Wala silang financial stability. So, pag sinabi natin yung financial stability, hindi pinag-usapan dito kung gaano ka laki o karami yung pera mo, kundi yung pinag-usapan dito kung gaano ka kakontento, kung gaano ka kasatisfied, kung gaano ka kasaya sa paglilingkod sa Panginoon at napoprovide ng mga pangangailangan mo dahil ikaw ay
mayroong contentment sa iyong puso. So I mean po ba, mga kapatid, so napakaganda po, di ba, yung part natin dito, na hindi lang tayo ay inatawag na stewards or maging faithful tayo na pagiging steward ng Panginoon, kundi may mga benefits pa pala na mararanasan tayo. Okay? So, dito na tayo ngayon sa tinatawag na pangalawa, yung earning and budgeting. Okay? Dahil naiintindihan po natin na we are stewards at God is the owner. So, dito na po tayo sa tinatawag na earning and budgeting ng ating financial. Okay? Dahil aminin natin si hindi, kailangan maging marunong tayong mag-budget sa ating life, kasi araw-araw pinag-usapan yung pera. Hindi mawala yung pera, mawala lang siguro yung pangalan mo araw-araw sa pinag-usapan, pero yung pera araw-araw pinag-usapan talaga yan. O, diba? So, magkikita din natin dito, earn all you can, save all you can, and give all you can. Sabihin nga natin, earn all you can, save all you can, give all you can. Sabi niya dito, all. We need to do our best, okay? Let's use this as an outline for our discussion in this lesson. So, earn all you can sa oras na to. Okay? Sabi nga niya dito, Esho, ang pera ay pumupunta sa mga taong masipag. Ang blessing ay pumupunta sa taong masipag. O, di ba? Ang pera ay pumupunta yan sa taong masipag. Ang pera ay hindi pumupunta yan sa taong tamad. Okay? So, diminde sa ating pag-intindihan. What I mean, masipag tayo sa trabaho. So, pag ikaw isang pastor, isang leader, kung masipag ka sa visitation, masipag ka sa prayer, okay, masipag ka sa panalangin, Lord, bless me, bless me. Kasi yung prayer is, it's also a work. When you are praying to God, it's also a work. Okay? Trabaho yan, yung panalangin na yan. Pinapanalangin mo yung kapatid mo. So, studying the word of God, also trabaho rin. Kaya yung paggawin natin yung part natin, talagang yung blessing nandyan sa atin. Eh, leader ka na nga, nagpipreach every Sunday, tamad ka pang manalangin, tamad ka pang mag-study. O, di ba? So, paano pupunta sa'yo yung blessing? O, ay, kung lalo na, kung dagdagan po pa ng mga extra income, hindi naman masama yung ganong bagay. Like Apostle Paul, tent maker siya, binibless siya ng Panginoon. Like sa New Testament, si isang Christian na si Lydia, mananahi siya, napakayaman niya, di ba? Tagatahi, sa that time, kung tagatahi ka, tagagawa ng tent, lalo dito sa Middle East, napakayaman ka dahil yun yung trabaho dito. Okay? So sa akin, katulad naman sa akin, minister of the gospel ako, pero massage therapist ako. O, di ba? Nakaka-earn ako ng pera through massage. Kaya, at that time kasi parang nahihiya ako na sabihin na, si Pastor Neil, mukhang pira yan, di ba? O, di ba? I don't want like that. Gustong ipakita na, I am, as a child of God, maraming pagpapala, maraming benefits, maraming blessings. Amen? And then, the Lord blesses. The Lord blessed sa mga ganong klaseng mindset. So, kung makikita natin, earn all you can. Okay? Dahil ang blessing ay pumupunta sa taong masipag. At hindi lang sa taong masipag, sa taong tapat. The Bible instructs us to work hard as if we work directly for the Lord. Okay? In Proverbs chapter 6, verse 6 to 11, we are told to study a tiny bug, the ant, to see a model for our work ethic. The ant displays the following three characteristics. Yung mga ant, subay ba tawag niyan? Subay? Mga ant? Kung mag-ibig sabihin, ang kanilang principle, ang kanilang hardworking, napakaganda, di ba? Mindset nila. Number one, their initiative, the ant needs no ruler to tell it to work. Wala silang ruler na nagsasabi na magtrabaho ka. Grabe, united sila. Sa industry naman, the ant works hard preparing food for the future. Di ba? Araw-araw makikita mo may mga dala silang pagkain sa kanilang bunganga. Di ba? Makikita mo natin yon. May dala silang pagkain. At makikita natin dito na kung saan ay preparing food for the future. Okay? So, yun yung kanilang industry. Number three, yung kanilang integrity. The ant does not labor for money or self-gain. They are united. Okay? Earning all you can is not about setting a goal to make money or more money.
It's not about greed. In fact, scripture warns us about greed. Timothy teaches us sa kanyang sinabi sa mga Timothy na all kinds of snare and that the love of money is the root of all sort of evil. Money or the love of money is the root of all sorts of evil. Yung pagmamahal daw sa pera ay root of all evil. Ibig sabihin yung love of money. Pero hindi ba natin alam na pag ang isang tao walang pera, mas lalong maraming evil or kamasamaan ang nagagawa. Tingnan na natin sa Pilipinas. Pag ang tao walang pera, anong ginagawa? Nag-hold up. Gumagawa ng mga krimen. Yung iba nga, pumapasok sa mga prostitution. Pumapatay, nag-hold up. Dahil walang pera. Di ba? So, mas maraming kasamaan ang nagagawa ng tao pag walang pera. Okay? Pero pag may pera ka, mas makagagawa ka ng mabuti. Maraming mabubuting bagay. Pero ang sinasabi ng Panginoon, wag mo lang siyang mahalin. Yung sinasabi ko kanina, gawin mo lang siyang servant. Mahalin, mas mahalin natin si Lord. Amen po ba? So, to earn all you can and not be controlled by greed is essential. Yung pinaka-importante, the key is contentment. Paul, the apostle, wrote, now godliness, actually it means of great gain when accompanied by contentment. Ayun, sabi niya, ang ganda. Sa 1 Timothy 6, verse 6, so how much can we accumulate as a Christian leader? What material possessions do we need to be content? The same scripture provides an answer. Sa may 1 Timothy chapter 6, verse 8, and if we have food and covering with this, we shall be content. Diba? So bakit ka nagtatrabaho? Tingnan mo, i-analyze po natin, bakit po tayo nagtatrabaho mga kapatid sa ating buhay? Bakit tayo nagtatrabaho? Para saan? Minsan obserbahan ko, minsan karamihan ng mga OFW kasi nakikita ko yung kanila. Hindi kumpara sa sarili ko ha, kundi yung nakikita ko, nagtatrabaho para makabili ng magandang sapatos, ng magandang damit. Okay? Ano pa? Mga, sadly to say, or frankly speaking, mayroong mga OFW na talagang nagtatrabaho lang para makuha yung luho nila lang. Di ba? Para maibigay yung luho nila. Pagkain, with this, we shall be content. O yung iba naman, pinapaganda yung bahay. Pero mas maganda naman yung iba, kasi nga, nagtatrabaho para maitulong, pero parang bihira lang yung ganun nangyari. Mayroong nangyari, pero bihira lang. Pero kung tayo ay mga anak ng Panginoon, dapat maintindihan po natin yung mga bagay na ganyan mga kapatid sa ating buhay. Amen po ba? So, yun po. Dapat po natin maintindihan yun. Yung contentment is the key dito sa sinabi ng Panginoon. Contentment with godliness. Ayun. Earning all we can is about working hard. It's also about earning more so we can invest it in the needs of others. Ayun, sinabi ko nina. We'll discuss this in more detail in the Give All You Can section to this lesson. So, number one, earn all you can. And then number two, save all you can. Saving is about preparing for the future. Scripture encourages saving. Note the following guidelines for saving money. Ayun, mayroon po tayo ditong apat na bagay para po sa saving na guidelines. Save only if you are also giving. Save only if you are also giving. Ibig sabihin, kung nakapagbigay ka na, then sunod doon yung saving. Kaya, mayroong ginagawa na yung iba. Halimbawa, pagbatanggap nila yung salary nila, kukunin nila yung tithes nila na 10%, yung 20% isi-save nila, at yung 70%, yun ang kanilang ginagasto sa needs. Okay, so dapat mayroon talaga tayong savings kasi nga hindi natin alam yung mga circumstances na mangyayari sa future. Katulad sa coronavirus, maraming na dumating yung pandemic na yon, maraming mga taong bumagsak ang business, maraming taong naghirap dahil nga wala silang savings eh. Nga sila. Pero salamat sa mga anak ng Panginoon, salamat sa mga Christians, may mga sumasampalataya, nakakaraos. Yes, kumakain pa rin.
nandun yung provision ng Panginoon eh. Pero pag may savings tayo, maganda talaga siya. Kasi mayroon tayong bubunutin. Pero nga sila, sabi nga nila, mayroong pag may sinotsok, may idudukot daw. Pag may sinotsok, may idudukot. Yung kasabihin ng isang Pilipino na kasabihan. Save regularly. Ayon. Pangalawa, why save? Bakit kailangan natin mag-save? Or mag-impok? May apat dito. Save for unexpected emergencies. Ayon. Tama po ba? Save for unexpected emergencies. Letter B, save for longer term or needs. Save for major purchases. Save for planned giving, future investing. Not one day millionaire. Ayon. May mga insurance sa mga yun sa Pilipinas. Wala namang problema pag pumasok ka. Mayroong kanila ngayon na parang ano ba yon na isang group doon na pag mag-save ka doon, 14 years, up 13 years, millionaire ka na. So, ang ganda sana pag ganong mga plan. So, dapat planuhin talaga rin natin yung mga bagay na yon. Kasi nga, may mga emergencies tayo minsan, may mga needs, may mga major purchases tayo, may mga gusto na tayong bilhin, ayon. Kung gusto mong magpatayo ng bahay, bumili ng sasakyan, at may extra na yung income, pwede ka naman mag-save. There's no problem about that naman. Kasi nga, so yung pira naman, sayo naman yun eh. O, diba? Save for planned giving. Ayun, nagsisave para sa plano nyong bibilhin or may bibigyan kayo. Ayun. Kung gusto mong may-donate ka sa isang corporation o sa church, mag-ipon ka. Gusto ko mag-donate ng ganito. Gusto ko mag-date ng instrument. Sa amin ngayon, sa naman tupad yung aming plan na after 3 months, mag-donate kami ng instrument dyan sa ating church sa Pangpang Sibalong. Praise the Lord. Pray. Let's pray for it na mag-raise up ng Panginoon ang marami pang mga supporters, okay, na may desire na mag-invest sa gawain ng Panginoon. Okay? And then number 4, avoid get-rich-quick plans and gambling. Iwasan natin yung mga get-rich-quick plans and gambling. Yung gusto kong yumaman agad. Ayun. Yung pagsali sa mga game of chance. Yun. Medyo iwasan po natin yung mga ganyang bagay dahil po minsan nauubos yung pera natin dyan at napupunta lang sa mga bagay na hindi naman talaga importante. Okay? So, yon, mga pagtaya sa mga luto, mga pagtaya sa mga kung ano pa mga bagay. Kasi makikita natin dyan na ayun yung tinatawag na i-avoid natin get rich quick plans and gambling. Ayun yung sinasabi niya dito sa Proverbs chapter 22. Ayun yung 22 verse 8. Di ko basahin ko nga, di ko nasulat ito eh. 28 verse 22. Di ko nasulat ito, so basahin ko muna yung sinasabi niya. 28 verse 22, sabi niya, a stingy man is eager to get rich and is unaware that poverty awaits him. Stingy man. Ano kayang ibig sabihin ng stingy man na ito? Kasi yung stingy man daw is eager to get rich. Gusto niyang yumaman agad. Pero hindi niya alam na yung kahirapan ay naghihintay sa kanya. Sa Tagalog version, Kawikaan 28, talatang 22, nagmamadaling yumaman ang taong sa pira ay gahaman, ngunit ang hindi niya alam, patungo pala siya sa kahirapan. Oh, di ba? May kanta nga niyan eh na ano 'yon, yung manok na pula. Di ba? Panggasto na dapat nila pero itinaya pa niya doon sa kwan, sa sabungan. Oh, kaya binugbog siya ng kanyang asawa. Okay? So budgeting your income in order to save all you can, you will need to use a budget to manage your money. Using a budget is simply telling your money where you want it to go instead of guessing where it all went. So, ayun sabi niya na mayroong darating na yung sahod mo or yung budget mo. Mayroon na siyang naka-specific na kung saan ito pupunta. Okay? Yun ang pinaka-importante. Develop and use a plan to control spending. Yun. Sabi niya dito na paano ko para daw magkaroon tayo ng saving, i-develop natin or planuhin natin na maikontrol natin yung spending money, yung pag-spend para tayo makasave. Hindi lang yung gastos ang gastos lang. Kung may pira, nangangati yung kamay mo, pupunta ka sa mall o para mabili o bibili ka, kundi talagang planuhin.
Using a spending plan is a practical and wise way for you to control your spending patterns. Ayun. So, pwede yun, halimbawa, sit down and plan your budget each year. Determine which needs should take priority in the budget, including any debt that you have. Yun. Kung ano ba mabayaran yung mga utang ko, paano ko mabayaran ito, paano ko ipunan, ganon. Next, establish how much money you can invest in each area before you spend anything. So, kung may plano kang mag-save, magkano ang isisave ko, kung may binabayaran kang loan, kailan ko ito tatapusin, okay? At mag-spend, rather. Write it down on paper and choose someone to hold you accountable to it. So, dapat rin, kung hindi mo makontrol yung paggasto mo, mayroon kang isang tao na siya ang nagkocontrol ng finances mo or na tumutulong sa'yo para hindi ka maging magasto. Okay? Or gastadira, or gastadura, or gastadiro, ganun. Mayroong taong na nag-hold, mayroong tutulong sa'yo, tama na yung gastos na yan, okay? So, dapat may ganun doon tayong accountable person. And then, repay what is borrowed. Dapat bayaran natin yung mga hiniram natin. If you do na have debt, include it in your budget so you can repay it as promptly as possible. Yon, kung may inutangan tayo, kailangan bayaran natin, kapatid. Okay? Yun ang pinaka-importante. At kung maganda nga is, huwag na tayong maghiram para hindi tayo magkaroon ng misunderstanding sa ibang tao. Kasi minsan pag may naghiram sa'yo at magkasalubong kayo sa daan, doon nagdadalawa yung daan eh. Lumilihi siya sa kanan, ikaw naman sa kaliwa. Okay? Sa Psalms chapter 37 verse 21, the wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously. O, di ba? Ang masamang tao daw, naghihiram pero hindi nagbabayad. Pero ang taong matuwid, nagbibigay siya ng masagana. Ayon. Proverbs chapter 3 verse 27 to 28, do not withhold good for those who deserve it when it is in your power to act. Verse 28, do not say to your neighbor, come back later, I'll give it tomorrow, when you now have it with you. O diba? Kung ikaw daw ay may kapangyarihan o kakayahang magbigay, ibigay mo na sa mga nadideserve. Nakakita ka na ng kailangan, ng kailangan ng tao, ibigay mo na. Huwag mo nang sabihin na sana mabusog ka, sana madamitan ka, sana mainitan ka. Kung ikaw naman ay may kapasidad na pwedeng magbigay sa kanya, when it is in your power to act. Oh, di ba? Huwag kang magsabi sa iyong neighbor na bumalik ka na lang bukas. Kung mayroon ka namang, maibigay ngayon. Amen? Mga kapatid, and lastly po, dito natin tatapusin sa all you can kanina, give all you can. The scripture calls us to give generously. We are never more like God than we were giving. For God so loved the world that He gave His only. Jesus Christ, di ba? Jesus celebrated those who gave sacrificially beyond the call of duty. The following passages of scriptures encouraging us to give. O, di ba? So may tatlong bagay dito na dapat tayong magbigay or give all you can. Number one, give to your church. Oh, nandiyan yan sa Malakay chapter 3 verse 10. Matthew chapter 23 verse 23. Tithing is one tenth of your income. Yan sa Hebrew chapter 7 3 to 6. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. So babasahin natin sa may Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Sabi niya dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Wow! Ang ganda, dahil pag inonor natin ng Panginoon sa ating wealth with the first fruit of all your crops, hindi lang nga ito tayo sa yung first fruit mo. Halimbawa, mayroon kang pinaramis sa Panginoon. Na Lord, kung magkakatrabaho ako, Lord, ibibigay ko sa yung first fruit. Ibig sabihin yung first fruit, yun yung unang sahod mo, ibibigay mo lahat sa Panginoon. Walang-walang sa'yo doon. Yun yung sahod mo, sa unang sahod mo sa one year, bibigay mo lahat yun. Diba, January ka nakapagtrabaho. Lahat ng sahod ng January, ibibigay mo sa Panginoon. First fruit yun. Yung pinakauna-unahan. Lahat yun ibigay mo. O, diba? Ganun yung sinasabi dito. And then sa second man naman, tithes nang ibibigay mo, 10% of your income. Kasi nga, ang ganda ng promise sa mga kapatid eh. Diba? Then your verse will be filled
to the overflowing. Yung imong yung barns umaapaw, yung lalagyan mo umaapaw sa pag-overflow. Kung may lalagyan ka ng ubas, kasi noong unang panahon ubas, alak, pinakamayaman ka, yun ang kanilang pinaka-main na business ng una, yayaman ka at pupunuin ng Panginoon. Never to give to others ministry, give to other ministries. Oh, nandiyan natin makikita yan, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay ng Panginoon sa may Luke chapter 6 verse 38. This is investing in the gospel above your regular gifts. Okay, number 3, give to the poor or magbigay tayo sa mga mahihirap. Sa may Proverbs 19:17, he who kinds to the poor lends to the Lord and he will reward him for what he has done. Wow! Kung nagbibigay pala tayo sa mahirap, nagpapautang tayo sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, he will reward him for what he has done. Okay? Gusto natin magpautang sa Panginoon? Magbigay tayo sa mga mahirap. Ibig sabihin, mga mahirap, walang kapasidad na magbayad. Walang kapasidad na magbalik sa iyo na mga binigay mo. Minsan kasi tayo, yung mindset natin, bibigay ako ah, para bibigyan na rin niya ako. No. When you give to the poor, isipin mo na ginagawa mo yun para sa Diyos. Kung maganti man siya o hindi, bahala na si Lord sa akin magbalik. And this there is promise here in His word. Na sabi niya, He will reward him for what he has done. Wow! Proverbs chapter 19 verse 17. This is sharing with people in need as though they were Christ. Hallelujah. Na parang si Kristo ang ginagawan mo na magagandang bagay. So in all three cases, God considers our gifts as giving to Him. We are placing treasures in heaven. The Bible teaches that giving is an investing in which God promises as a return for you and for God's kingdom. O diba? Pag gumagawa tayo ng mga bagay na magbibigay tayo para sa Panginoon, ibig sabihin, we are placing treasures in heaven. We are placing, naglalagay tayo ng mga mararaming bagay or magagandang bagay or nagtatanim tayo ng mga mayayamang bagay sa langit na kung saan mayroon tayong reward pagdating ng panahon. So dito na makikita na tinuturuan tayo ng Bible na mag-invest tayo sa Panginoon, dahil ang Panginoon po ay nag-promise sa atin na ibabalik niya ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin para sa Kanya. So sa umagang ito mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig and I'm blessed today. I hope na maintindihan natin sa umagang ito na sa lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, it is rewarded. Tandaan natin, masama man o hindi man magandang bagay na ginagawa natin, may balik yun sa atin. Mabuting bagay ang ginagawa natin para sa Panginoon, mas may balik sa atin. So today, ano yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon na in the future, we can say we are proud of that things. So hope mga kapatid, dito na muna i-end at we will continue this coming weeks ang ating emphasis about stewardship. The Lord bless you and I will pray for you today. Thank you Jesus Christ for this wonderful day. Thank you for your word. Thank you for your anointing. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for your guidance, Father God. Thank you Lord Panginoon sa mga salitang ito na encourage kami, na remind kami, na paalalahanan kami Panginoon na lahat ng mga bagay Lord na aming itinanggap, aming tinatamasa, aming in-enjoy, it is comes from you Lord God. And without you, we are nothing. Without you na nagbigay ng mga blessing nito Lord, walang-wala kami Panginoon. Pero salamat, nire-remind mo kami Panginoon na still you are the owner. Still you owns everything Lord God. Ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, Panginoon. At kung kami ay nakalugod-lugod sa iyo o makapagbigay lugod
Yung sabi mo sa banal na kasulatan, the Lord do what blesses Him. Ginagawa ng Panginoon yung mga bagay na makapagbigay lugod sa Kanya at kung ano yung Kanya magustuhan. Sana Panginoon sa oras na ito ay mabigyan ka namin ng kaluguran. Ang buhay naman Panginoon ay makapagbigay lugod sa iyo para Lord makagawa ka ng mga mararaming bagay sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami Panginoon kung may nagawa kami kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Yung Panginoon ay dahilan siguro na hindi kami ma-bless o hindi kami pagpapalain. Pero sa oras ito Panginoon, linisin mo kami Panginoon at ang aming mga buhay Panginoon, sana ay maging kalugod-lugod sa iyo at ma-please ka namin Panginoon para makagawa ka ng mga miracles at makarilis ka ng mga blessing at pagpapala sa aming bagay. Bless Lord ang aming mga buhay. Bless ang mga pamilya na nandito. Bless Lord ang mga mag-asawa na nandito. Bless Lord ang mga pamilya na nandito, mga anak Panginoon, mga pamilya na umaatin ng church. Bless mo Panginoon ang aming business. Bless mo Panginoon ang aming source of income. Bless mo Panginoon ang aming mga works, Lord God. Bless mo Lord Panginoon ang mga ginagawa ng aming mga kamay para Lord lalong yumaman, lalong sumagana Lord ang aming fruit of our hands, Lord God. So that, Panginoon, we can give you the glory, hallelujah, sa mga bagay, Lord, na productive or nag-produce ng aming mga paghihirap or ng aming mga sacrifices or ng aming mga hard works, Lord God. Salamat sa mga umaten na nanonood ngayon sa live, nanonood sa replay ng video na ito. I pray for your blessing, Lord, over their lives, Lord God, for complete blessing, Lord, sa kanilang buhay. Because we believe, Lord God, that you are the source of everything. You are the source of life. You owns everything. Even silver and gold is yours. Hallelujah. Salamat Panginoon. At salamat Lord sa iyong goodness, sa iyong goodness na patuloy na tinatamasa na Lord sa aming buhay. I pray for protection and covering sa aming mga kayamanan, sa aming resources na hindi manakaw, hindi mawala Panginoon, hindi masira, kundi Lord patuloy na lumago, mag-additional, mag-multiply Lord. Para Lord, patuloy kaming maging pagpapala sa iba, O God. We give you glory today. This is our prayer. Amen. God bless you po mga kapatid. And see you on my next video. Bye-bye.